Nasan ko ay halos magkasunod na taon, ano? Parang 1980 ng August ng anak ako, tapos 1981 ng October ng anak na naman ako. Alam ba yung nutrition ng katawan ko na nawawala, tinubuan ako ng kung ano-ano. Sa katawan, sa balat. Sa katawan, sa balat. Yung okay. Fungal. Oo. Kaya sa ating mga, well, siyempre ang nanay dyan ang pinaka-importante. Kasi yung post, dapat ano din po, eh. Dapat po, matuto tayo. Kaya nga, dito sa ating programa, dapat ay paalala sa ating mga kababayan, sa ating mga mami, sa ating mga nanay, na dapat po ay magplano tayo sa ating sarili o sa ating pamilya. At kung nais natin, eh maaari po kayong tumawag para doon sa mga natural way, no? Para walang gastos, pwede kayong tumawag sa 02-535-2226. At kung hindi pa rin yan makausap, kasi hotline na yan, ano? Pwede po kayong tumawag sa 434-0936. At diba? Kung marami silang katanungan natin, pe, na hindi natin mabibigyan ng kagyat o medyo busy naman dito, oras. Pwede silang mag-email at lahat ng mga tanong nila ay isulat na nila doon at sasagutin naman natin. Okay, ang ating email email address, Cory? Ayan, services@kakampi.org. Okay, kaya lagi kong gustong paalala sa inyo yung ating Mission Impossible. Ang programa natin, si Cory at ako, ay nais nating ibahagi sa kanila ano nga ba itong responsableng pagkamagulang, di ba? Okay, ulit pa uli natin to kasi napaka-imposible naman lahat-lahat nang biglaan na lang natin ibibigay. Mission Impossible. Okay, back to our program, pero bago yan. Kababaihan, kalusugan, at karapatan dito sa DWDD. Okay, napatunayan sa nasabing pag-aaral na lumalaking mas malusog. Okay, yan. Sinabi na natin yan kanina. Oo. Mas malusog at mas mataas ang chance. Ang chance ang mabuhay ng mga bata na premature. Ito naman, yung malaki naman yung posibilidad na maging premature. Ito yung, ano ba ito? Kulang sa buwan yan. Ayun, at mababa ang timbang ng sanggol. So, pagkaganito, bisa, nagiging bobo yan. Eh, no? Oo, mahina siyempre kasi hindi pa buo masyado yung structure ng kanilang ano eh. Katawan ka nilang, yung formation ba physically. Okay, kaya nga po, ang mentally. Ito ay nag-a-advise, ano ba yun, nagsasabi o nagpapayo sa inyo na kailangan magkaroon ng birth spacing o yung pag-aagwat sa panganganak para sa kaligtasan at kalusugan ng ating mga anak o at ng ating katawan, di ba? Kaya, upang hindi malabag ang karapatang yan ng mga bata, dahil pag hindi, kawawa rin naman sila. Sige, Cory. Ha? Okay. Ikaw parang natutulala lagi, Cory. May iniisip ka na naman. Kaya ito, pang hindi malabag ang karapatan ng mga bata na lumaking malusog at magkaroon ng malakas na pangangatawan, sundin ang tamang agwat ng panganganak. Yun. Cory, sige. Ito na lang yung, Tife, no? Yung karapatan ng mga bata na sinasabi natin na sila'y pag-aralin pa ulit-ulit. Sinabi na natin, bilang tamang formasyon, bilang isang individual. Karapatan ng bawat bata na sila'y pag-aralin at pagtapusin ng pag-aaral ng kanilang mga magulang hanggang sa kolehiyo. May utang pa ako sa anak ko eh. Oo nga. Pero alam mo, hindi naman natin masisisi din yung ibang mga magulang. Kaya lang, ito yung binimission at kaya nga Mission Impossible tayo eh, di ba? Okay, sandali lamang. Pero, sinasabi mo ko, kanina sinasabi mo yung may utang ka pa? Oo. Bakit? Kasi pag pinag-uusapan yung karapatan ng mga bata, tinatamanak pa natin sa pag-aaral. Kasi nga, syempre, yun nga. Mahirap. Hanggang high school lang yung dalawa, at yung iba naman, kasi siguro nakatikim na magtrabaho, parang mas gusto na nila yung kumita kaysa patuloy na mag-aaral. Okay, sandali lang po. Responsableng pagpapamilya mula kay Maricel Laksa at Anthony Pangilinan. It begins with natural family planning. Natural. Simple at mabisang NFP. Madaling gawin. Ang NFP ay base sa pag-oobserba ng natural na senyales kung kailan mabubuntis o di mabubuntis ang babae. Mas maganda kung 3 hanggang 5 taon ang agwat ng panganganak. Correct ka dyan. Natural. Pamilya'y paularin. Mag-natural family planning. Call NFP Hotlines 531-6502 and 535-2226. Hatid sa inyo ng popcorn at ng himpilang ito.
Okay. Batay sa 2002 Annual Poverty Indicator Survey ng National Statistics Office, 14.7% ng Filipino children, ang youth na may edad 6 hanggang 24 ang out of school o hindi nakakapasok sa eskwelahan. Batay sa pag-aaral, ang nasabi mga kabataan ay hindi nakapasok sa eskwelahan dahilan sa maagang namulat sa trabaho, as I say. Ang mga ito, habang ang iba ay naghahanap naman ng mapapasukan sa murang edad upang makatulong sa kanilang mga magulang at kapatid. Ang mataas na matrikula ay hindi kayang tustusan ang mga magulang dahil sa kahirapan, dulot ng malaking pamilya. Kawala ng interes ng mga mag-anak ay ng mga anak na mag-aral bunga ng hindi matatag na pamilya, mahinang paggabay ng mga magulang, o kawala ng parental role model sa mga anak upang maingganyo silang magpursige sa pag-aaral. Upang matugunan ang karapatan ng mga bata sa wastong edukasyon, magplano ng pamilya, sumangguni sa inyong doktor, nurse, midwife o barangay health worker. Maski mahirap ang buhay, kakayanin to. Para sa inyong kapakanan, ibibigay kahit ano. Dahan-dahan nating maranating ang ating pangarap. Sa ating pagtutulungan, ginhawa ay malalasa. May pag-asang gumanda basta tayo'y maging responsableng magulang sa ating mga anak. May pag-asang tumanda ang buhay, pamilya'y kumangal. Sa ating mga anak ay patamaan at higaan. Sa tamang agwat, pamilya.